po, si Boss FLM, marami na yung nagsasabi ng mga tao na si Boss ay isang scammer o manluloko. So nung nakasama niya, I mean, nagkakilala sila, nakasama niya. So nakita niya yung sistema ng buhay ni Boss. Na siya yung nabibiktima at siya yung naloloko. So nakita ni attorney na yung mga tao na nakapaligid doon sa circulation of circle of friends, kumbaga ni Boss FLM, may mga tao doon na nakakagawa ng panluloko sa kanya. Di ba? So nakilala din ni Attorney Johnny kung ano yung siguro yung attitude ni Boss, yung paano siya maging yung humor niya na ayun, nag-uusap sila, di ba? Kwentuhan hanggang eventually dahan-dahan na, nakikilala niya, nababasa niya na yung ugali ni Boss. Nakita niya na ordinaryong tao lang ito na pakatulad natin. Despite nung kanyang kinalalagyan sa buhay, nakatapak sa lupa yung paa ni Boss. At ang pinakamatindi doon, yung puso niya ay nasa may hirap. Kasi hindi niya maatim na sa kabila ng kanyang maayos na pamumuhay, may mga kambabayan tayo na naghihikahos. Kung mapapansin niyo po yan yung mga unang video ni Boss, sinasabi niya palagi yan, na andun ka sa panic room mo, nag-i-enjoy kasi yung buhay, pero sa labas ng pamayanan o nalabas ng bahay mo, maraming nagugutom. So ito, nakita to ni Attorney Johnny habang nakikilala niya si Boss FLM. Nakita niya yung ganung kababa ang puso ni Boss FLM sa mahihirap. Di ba? Kaya nasabi niya dito na bago niyo siya husgahan, bago kayo magsabi ng kung ano-anong masasakit na salita, mga pangyuyurak, kung ano-ano, subukan niyo munang kilalanin yung tao. Kasi ito, first-hand experience na experience ni attorney na makilala niya ng lubusan kung ano si FLM. Kung sino ba si Francis Leo Marcos. Di ba? Dito sa bandang gitna ng part ng kanyang posting, ano man ang sabi ng ibang tao, ang tanging dahilan kung bakit ako'y nagpapatuloy. Patuloy na naririto at matatag na tumatayo para sa kanyang laban kasi andun na nga yung nakilala niya na si Boss FLM. Nakita niya kung gaano to magmahal sa ating mga kababayan na hindi, instead na unahin ang sarili, kahit maubos pa kung ano man ang hawak niyang pera o ano man kabuhay niya, willing siya ibigay para sa taong bayan. Di ba? Sa kabila ng mga problema, yung pinakamababang antas na level ng pagkasadlak ni Boss doon nasa kulungan, ang inuuna niya pa rin ay yung kapakanan ng maliliit. Iniisip niya pa rin kailangan niya magbigay ng tulong doon sa mga nangangailangan. Nasa gitna na ng pandemic, humanitarian pa rin ang nasa isip. Di ba? Ay, napre-butahin mo na lang daw ulit. Oo nga. Nahihirapan ako maglabas ng nasabihin ko eh. Pakibasa mo na lang yung Tagalog at English, kami na lang ang uunawa. Lalo akong natulungan sa pag-ibay. Madudurog sa kain. Eto talaga si Bagus. Seryoso ako nag-iimot eh. Basahin muna natin sa Tagalog. Nila kasi, nararamdaman nila nahihirapan ka na pa eh. Basahin muna natin sa Tagalog bago ulit. Inom muna tayo tubig. Wala ko tubig. Ang kakilala ko na FLM,
Okay? May mga tao na nagsasabing si Francis Leo Marcos ay isang scammer o manloloko. Ngunit ang totoo, ayon sa aking personal na nasaksihan, siya ang biktima ng panloloko. Hindi lang ng mga taong dapat sanay nagpapatupad ng batas, pati na rin ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan bilang mga kaibigan, kakampi, at tinuring na kapamilya. Si FLM ay hindi perpektong tao. Walang sino man ang maaring makapagmalaking perpekto tulad ng pangkaraniwang tao. Siya man ay may takot, pagkukulang, pagkakamali sa mga piniling desisyon. Siya man ay may mga insekuridad, limitasyon, at natatanging pangangailangan tulad natin. Ang buhay niya ay puno din ng pagbagsak at pagbangon. Naranasan niya ang lumuha, mabigo sa pag-ibig, bumagsak ang kabuhayan, ipagkanulo at layuan ng mga kaibigan. Ngunit sa bawat pagkalugmok, tulad natin, ay patuloy na lumalaban sa buhay. Kahit bago siyang husgahan, ating alamin ang buong kwento ng kanyang buhay. Alamin natin ang ating sarili sa kanyang katauhan. Damdamin ang pasakit ng buhay na kanyang pinagdaanan at danasin ang mga laban sa na kanyang pinaghirapang pagtagumpayan. Ano man ang sabihin ng ibang tao, ang tanging dahilan kung bakit ako'y patuloy na narito at matatag na tumatayo para sa kanyang mga laban, kaano man ito kahirap at kadelikado. Ito ay dahil nakita ko sa kanyang pagkatao ang kabutihan at sinseridad sa kabila ng dagok sa buhay na kanyang pinagdaraanan. Hindi lahat ng tao ay mabibigyan ng pagkakataon na makilala ng malalim si FLM. Nasa kulungan si FLM nung kami ay magkakilala. Isa sa pinakamababang parte ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito, nakita ko kung gaano kalaki ang kanyang puso sa pamimigay sa kapwa, hindi lang pera o bigas, kundi ng pagtitiwala, pagmamahal at pakikipagkaibigan. Mga problemang pinansyal at emosyonal na kanyang kinakaharap sa kasalukuyan, nagagawa pa rin ng FLM na unahin ang kapakanan ng mga kababayan nating mas nangangailangan. May mga nagsasabing ginagawa ng FLM ang pagtulong sa kapwa para sa kanyang ambisyong politikal. Kung ito man ay totoo, masama bang mangarap na maging lingkod bayan para isulong ang kapakanan ng taong bayan? Masama bang mangarap na mapalawak pa ang tunay na bukas sa pusong pagtulong sa kapwa? Mabigyan ng mas malakas na boses at pagkakataon na makagawa ng makabuluhang pagbabago? Ano man ang isipin sa kanyang tunay na intensyon sa pagtulong, si FLM ay isang pagpapala para sa mga taong nakatanggap ng kanyang tulong, lalo na sa panahon ngayong pandemyang COVID-19. Kung mabibigyan pa ng pagkakataon at ang mga tao ay mananatiling bukas sa kanyang pagtulong, mas marami pa ang makakatanggap ng pagpapala. Tunay na ang buhay ni FLM ay mala teleserye. Umaasa ako na sa kwentong ito, ako ay mailalarawan bilang isang tao na nakadaupang palad ni FLM dahil sa kanyang pera. Tunay na ang buhay ng FLM ay mala teleserye. Umaasa ako na sa kwentong ito, ako ay mailalarawan hindi bilang isang tao na nakadaupang palad ni FLM dahil sa kanyang pera, apelyedo at katanyagan, kundi isang taong buong puso nagtanggol kay FLM sa ngalan ng katotohanan at katarungan.
Basahin natin sa English. The FLM, I know. Sabi ni Utol Marisan, I believe talaga ang attorney Johnny, ang galing na niya gumamit ng salita na tagos sa puso. Okay? The FLM, I know. Francis Leo Marcos has been labeled by some people as a scammer. But in truth, and in fact, based on what I have personally witnessed, FLM is one who was victimized by opportunistic people. Sadly, among these opportunities are those tasked to uphold the law, as well as people who pretended to be his friends, allies, and family. By no means is FLM perfect, but nobody is. He has his fear and flaws. He has made mistakes and committed errors in judgment and actions. He has his own insecurities, limitation, and needs. He may always smile in public, but in shed tears behind closed doors. His life has been full of ups and downs. He has had failed relationship and private battles. He has his good side and bad side. He is just like all of us. Before you unfairly judge him, I ask that you first get to know his life, his life story. Perhaps you can put yourself in his shoes and walk the life he had lived. Try to journey with him to relive his experiences and struggles and feel the pain that he has had to endure. The reason why I stick my nose out for him, despite what other people say, no matter how difficult the situation is, in face of the great threats involved in fighting his battle, is that I have seen the innate goodness in him. I met him during one of the darkest moments of his life while he was in prison. Yet, despite the hardship and trial he was facing, I witnessed how generous he was. In fact, even to a fault, he willingly shared. Yes. Okay. Yes. I perplex. Okay, wait lang. Okay. Teka lang po ah. Okay. Teka lang. Simulan natin itong mga kalat. Laing kalat eh. Yan ah, mare. Paki-center? Yeah. Oo, ito na. Pakihan natin. Yan. Okay. Yan na, no? Kita na ba? Oo. Okay, ulitin po natin. In English, ayan po. The FLM I know. Okay? Francis Leo Marcos, or FLM, has been labeled by some people as a scammer. But in truth, and in fact, based on what I have personally witnessed, FLM is the one who was victimized by the opportunistic people. Sadly, among these opportunists are those tasked to uphold the law, as well as people who pretended to be his friends, allies, and family. By no means is FLM perfect, but nobody is. He has his fear and flaws. He has made mistakes and committed errors in judgment and action. He has his own insecurities, limitations, and needs. He may always smile in public, but shed his tears behind closed doors. His life has been full of ups and downs. He has been failed relationship and private battles. He has his good side and bad side. He is just like all of us. Okay? Before you unfairly judge him, I ask that you first get to know his life story.
Perhaps you can put yourself in his shoes and walk the life he lived. Try to journey with him to relive his experiences and struggles and feel the pain that he has had to endure. The reason why I stick my nose out of him, out for him, despite what other people say, no matter how difficult the situation is, in face of the great risk involving in fighting his battle, is that I have seen the innate goodness in him. I met him during one of the darkest moments of his life while he was in prison. Yet, despite the hardship and trial he was facing, I witnessed how generous he was. In fact, even to a fault, he willingly shares not only his material wealth, but also his trust, love, and friendship. Despite his present financial and emotional turmoil, FLM still prioritizes helping the needy. Some people say that he is doing his humanitarian works because of his political ambitions. While I cannot speak definitively of his political plans, I know for a fact that his dreams to be a public servant is brought about by sincere desire to help politicals for FLM is that... Huwag mo na po mag-message. Teka lang. Nagugulo eh. Ayun ako. Teka lang ha. Nakaharang. Nagugulo ako eh. I-out ko nga muna itong messenger. Ano ba? Teka lang maaari ha. Linisin ko lang saglit ha. Oo nga eh. Ano ba i-out to? Magla-log out ka sa messenger. Oo nga eh. Ay, nako. Ito na nga lang. Inout ko na totally. Nagugulo eh. Ngayon, ayaw naman kumapit. Ayaw naman bumukas. Kaya nakikit ka, Liza, siya na lang daw magpe-flex. Para malumaki. Ah, alam ko na. Ito na. Okay na to. Alam ko na. Pakayaan na muna, Mare. Ito na. Nakuha ko na. Sinave ko na lang. Okay na, di ba? Ulitin natin ulit sa mga from the start. Okay. The FLM I know. Okay. Again. Francis Leo Marcos, or FLM, has been labeled by some people as a scammer. But in truth and in fact, based on what I have personally witnessed, FLM is the one who was victimized by opportunistic people. Sadly, among these opportunists are those who tasked to uphold the law, as well as people who pretended to be his friends, allies, and family. By no means is FLM perfect, but nobody is. He has his fear and flaws. He has made mistakes and committed errors in judgment and action. He has his own insecurities, limitations, and needs. He may always smile in public, but has shed tears behind closed doors. Ni Attorney Johnny Bastido. Okay? Mare, pakiyan na. So, ayun po, mga kapatid.
ako po ay medyo dinago ang ilong. Sabi ni Ma'am Sakora, Sakoda Maria, thank you so much, Attorney John Vistito, Secretary Yamo, Sir Dong, Eliza, Secretary AC, Ms. Luan, and all the Solid Defenders bloggers, to all supporters and silent supporters for always being there for FLM. Sabi ni Ma'am Jingjing Marcos Reyes, FFCI Isabela, napakadaling manghusga ng ibang tao na akala mo'y napaka-perpekto at walang tinatagong bulok na pagkatao. Mabuhay ka, bagwis ng agila. Sabi ni Ma'am Maria Luisa Castillo, Attorney Vestido, had have made a nice to our pandemic hero. Sabi ni Ma'am Mets Alcodia ng FFCI Ilonggo po, may tuloy, hindi po niya anak, kumapit lang siya kasi kasikatan ni Tony Polder. Sabi ni Ma'am Flor Fernandez, FFCI Belgium, salamat Attorney Vestido. Sabi ni Ma'am Tina Kittinger, ang nakita ni Attorney kay FLM ay ang tunay na pagkatao niya na mabuting tao at may busilak na puso dahil sa pagtulong sa mga tao, samantalang si Mary Ann ang nakita ay pera niya kung paano niya masisipsip. Masipsip? Masipsip. Ano to? Dracula? Kaso baboy eh. So, Dracula. Sabi ni Ma'am Nelia Laviers, thank you, Attorney Johnny, for the continued support and battles in the court for our one and only pandemic hero, Francis Leo Antonio Marcos. Agdiag.